kahit nasa trabaho. Overtime 3 hours. Nakaraos na naman isang araw. Woo! Pupuntahanan tayo muna. Susunduhin ko ang anak ko. So, nasa tutorial pa yung anak ko. Ang out niya is 9 o'clock. So, sakto lang. Sakto. So, nga pala, may mga kalsada rito na mayroong speed camera. So, yun yung unang-una kong violation dito sa Taiwan. Overspeeding. Overspeeding. Kasi mostly, pag mga ganitong kalsada, 50 km/h lang. Ito, tayo tapos yun. Ayan. Meron ang sulat na 50, tapos may camera. Ayan. Tapos sa mga ilang meters to. Diyan sa unang-unahan, pakita ko rin siya, nandiyan yung camera. Pakita ko sa inyo, ha. Ayan yung box na yan. Ayan yung camera. So, nakatutok siya dito sa likod. Yun yung mismo yung camera. Pero siguro pag motorcycle pag galing dito papunta rin, hindi nakikita kasi ano eh, yung camera niya nakatutok lang dito sa yung on the way, yung papunta rito sa direksyon na to. So yun yung nakayari sa akin nung pumunta ako ng Chongli. Siguro mga 1 year na ang nakakalipas. Kasi doon sa Chongli, yung daan doon, walang ganyan. Walang nakalagay na ano, na sign na ganun. So, buti na lang ngayon, mga naglagay na sila ng mga ganung sign. Dati wala. So, pauwi na ako nandito sa Taiwan eh. Nagmamadali ako. Ayun, nakapicture na ako. So, nagulat na lang ako. Biglang may dumating sa bahay na letter. Tinanong ako ng asawa. Sabi niya, mukhang may traffic violation ka. Ayun, yun nga. Meron na. So, hindi ko alam na ano pala ako, na-picturean pala ako ng speed camera nila. So, naka-indicate din sa resibo. Tsaka may picture siya. Hindi ko talaga makakaila dahil may picture. Tapos may, kita mo yung ano mo, yung sarili mo, tsaka yung ano, yung oras tsaka yung speed mo na nakalagay dun. Pero hindi ko alam eh kung makikita ko pa yung picture eh, kung kasi mukhang naitapong yun na ano. Pero naandun lahat ng details ng violation mo. So nakita ko rin yung speed ko is 70, which is ang maximum speed dapat is 50 km/h lang. Ah, mga ganyan mga nakagulit doon sa ano, sa kalsada. Alam ko nung time na yun, nagmamadala akong umuwi kasi parang hinahabol ko rin yung uwi ng anak ko. Kailangan ko siyang sunduin sa school. So yun, ang presyo niya is 1,200. So yun, nanlumo ako. Sobrang malaking pera yun. Mahal na, mahal yun para sa akin. So, hindi ko naman ini-expect talaga na may camera. Hindi ka tulad ngayon, ganun nga, may camera na. Tsaka everyday ako dumadaan dun. I mean, mayroon ng sign na mayroong camera ron, speed camera ron. So, pagdating dun, nagdadaan-daan na lang ako. Compare nung talaga hindi mo alam na may speed camera ron. So, yun. Yari. So, ang pinakamabuti na talaga is follow the traffic signs tsaka yung speed limit na lang. Pero minsan talaga hindi natin naiwasan na mag-level speed. Kasi yun nga, kapag depende sa sitwasyon, minsan nagmamadali tayo ano. Ayun, huwag lang talaga tayong machechempuhan na mapicturean ng speed camera nila. Magastos.
Masakit sa bulsa, 1,200. Oh, meron pa rin pala ako isang violation dati, naalala ko is nung ano naman, sa Chongli rin. Bali nag nag-temporary parking ako dun sa ano, red line na ganito. Ito puti ito, di ba? Yung iba kasi ano eh, pula. Ayan, ganyan. Ganyan, pag pula, nakikita nyo yung pula na yan. Kahit temporary parking, hindi pwede. Tapos nung time na yun, may pulis. Yung pulis, dumaan, nakita ko na yung pulis eh. Eh, yung, nandun ako, nandito ako sa, ano, sa scooter ko, hindi naman ako umalis. So, akala ko, okay lang kasi, andun yung tao eh. Yung pulis galing dito pa ganyan. So, tinignan ko nga yung pulis eh. So, tinignan niya rin ako. So, okay lang. Yung pala, paglampas ko, paglampas niya sa akin, tinignan niya yung ano, yung plate number ng scooter ko. Tapos yun, pinicturan niya, pinitikan niya. Ayun. After 1 month, ayun, may na-receive na naman kaming ano. May na-receive na naman akong letter sa bahay. Yan nga. May violation ako. Parang illegal temporary parking. So, kapag mga ganong red line, huwag na huwag kayong magte-temporary parking. Pag ganyan mga puti, okay lang. Like this one, yan, puti. Pero pag red line, huwag na huwag. Eh, sayang, sayang pera nyo. Saka dito ano, wala nang ano, wala nang police traffic police. So, yun nga, mostly camera na lang. Kasi dito nga ID system. Lahat ng details naka-record, meron siya lang hawak na record. Yung address, kung kanino nakapangalan yung motor. So, pag na-picture lang at nag-overspeeding ka, ganun nga. Sesend na lang doon sa address, i-mail sa'yo. Tapos yun, kukuhanin mo sa post office o isesend sa'yo ng post office yung ano, yung notice na yun nga, meron kang letter sa post office na kailangan mo kuhanin. Tapos pag kinuha mo, doon ka nalang magugulat, oops, violation. So far, yun pala naman yung violation ko. Wala pa akong ibang violation kasi after noon, nag-iingat na ako kasi nga yun, medyo mahal magkaroon ng violation dito sa Taiwan. Oh, pagdating naman nga pala sa aksidente, so na-involve na rin ako sa aksidente dito sa Taiwan. So later on, gagawa ko ng vlog about dun sa nangyari sa aming aksidente. Bali, kasama ko yung kapatid ko. Kapatid ko yung na-aksidente talaga na medyo malala dahil na putol yung buto niya rito sa binte. So inoperahan dito na mismo sa Taiwan. So ako yung medyo okay lang. May tama ako sa tuhod. Pero nung in-x-ray, okay lang naman. Hindi naman ganun kalala. So, pero sumasakit kasi napunit yung ano eh. Yung sa pag, yung parang laman na nga sa pagitan nung makeup tsaka nung mismong joint na ano, napunit na yun kasi yung bumanga siguro na damage. So ngayon minsan mismo na yung buto tsaka yung buto mismo na yung nagkikiskisa, ngayon minsan masakit. Marami salamat sa inyong panonood at please subscribe kung gusto nyo pa ng mas marami pang moto vlog dito sa Taiwan. So siguro most of my videos na gagawin ay moto vlogging para makapag-share ako ng mga
Buhay Kalsada dito sa Taiwan. So, dun sa mga kapwa ko Pilipino or OFW na nagmamaneho dito sa Taiwan ng scooter, ingat-ingat lang po tayo. Ganon din yung mga kababayan natin na nagdadrive ng e-bike. Ayan, kasi marauso ng e-bike dito. So, ingat-ingat lang po tayo. So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Ah, ito yung may sira? Yeah, oo. Pero mostly. Minsan, sinusumpong. Pero yung bago mo, ginagamit mo lang yun pag yun. Oo, kasi malaki. Hindi, mas maganda itong maliit. Eh. Yung mic yan. Oh, mic yan. Sinising ko lang yun pag nag-edit. Eh, yan.